Hello guys, kumusta kayo? Update ko lang kayo. Ngayong next week, papasok na ako sa training ko, 'di ba? Sabi ko sa dati, September sana siya. Iniba nila, sabi nila tinanong ako kung pwede daw ng July. Ngayon sabi ko, kumbaga hindi pa ako, hindi naman ako hindi ready na, pero nabigla lang ako. Pero sabi ko, sige, para matapos na yung pinaka BMQ ko. So punta na ako ngayong July sa training ko. Next week na siya actually. Ngayon nandito tayo sa full-time ko na work. Ito yung ginagawa ko bago ako mag-military. So, nandito pa ako hanggang Saturday. So, pakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko. Ano siya? Dealership siya. Ng mga trailer, mga used car, mga brand new cars. So, nandito ship ko. Dito lang ako paikot-ikot. Ito yung sinasabi ko sa ibang kuna subscribers na pag nagpapa-experience ka sa security, pa-experience ka muna. Pa-experience. Ano na ako, nasa 4 years na akong experience security. Napasuwan ko na halos lahat. Nasa homeless shelter, nasa mall, nasa mental health, nasa downtown, mga indwell housing, mga lahat na mahirap, halos napasukan ko na. Tapos ngayon, member na ako ng military police. At ang hinahanap ko na lang work as a security, yung light pero mataas yung sahod. So, ito yung work na hinahanap ko na. Maganda yung sahod, walang masyadong ginagawa, pero alert ka pa din, pero hindi ka na ganun nakikipag-deal masyado. Kaya, ikot ko kayo dito at mapakita ko sa inyo yung ginagawa ko na isang security bago ako maging military police at mag-start the training ko. Kaya tara, ikot ko kayo. So, ito yung bagong pinag-workan ngayon. Yan. Puro trailer siya mostly. May cars din pero hindi ganun kadami. So, yung work lang dito basically. Check mo lang pinto. Push. Ganun lang. Nasa 100 yung trailer dito. So, push. Pull. Ganun lang. So, nasa 100 yung trailer dito. Check lang natin. Ano to? Apat na zone. So, iikutin mo lang siya na iikutin. Ngayon, pag ganito, ipupush mo lang. Ganun lang. Sobrang basic lang. Napakadali ng work. Kailangan mo lang gising. Ngayon, pag may natagpuan kang tawag dito, bukas, may dalawa na ako na natagpuan. Ano lang. Bali, report. Lagay ka lang ng detail ng report. Kasi mga mahal itong gamit natin. Pabawasin nyo. Sobrang mahal ng mga trailer na to. So, more on report ka lang. Tapos, every hour, i-break mo lang routine ng patrol mo. Hindi dapat kada isang oras sa mga bagong security, diba? Pag nagpa-patrol kayo, huwag kada isang oras. Minsan, sinasabi lang, ano, kada isang oras, pero kailangan mo siyang, ano, i-break. Kunyari, isang oras, yung una, susunod 30, susunod 15, iba 45. Kasi iba-iba, hindi mo pwede i-mix. So, ganun lang. So, bibilangin ko lang siya uli pabalik kung ilan yung trailer niya. Make sure na, ano, hindi siya nawala. So, ito guys. Ang tawag yan. So, zone 1, yung inikot ko sa inyo. Zone 2, hindi, compound area. Ba't tinatawag siyang compound area? Ano dyan? Andiyan lahat na ang trailer ng mga customer na pinapark nila. So, isa ito sa pinaka-importante. Kahit nakasara siya lagi. Titignan mo lang dyan yung lock. Pero ang pinaka-importante dyan yung guys, kung may nagnanakaw. So, andito tayo sa zone 2. So, puro trailer yan. Puro trailer. Tapos may mga kotse din dito pag hindi pa nakaset up doon sa final zone, sa zone 3. So, ganoon lang. Check mo lang yung ano, same na yung trabaho. Yan. Ikot ka lang. Kaya sa mga ibang work dyan na gustong medyo light yung job ka kaya ganito, wala ka namang ginagawa masyado. Tapos kapare, mataas yung sahod. Diba? Mahanap din kayo dito ng ganung work kasi nga mas ano sa inyo eh. Mas di kayo ganun kapagod. Tapos kung manag law enforcement ko o military, pasok na pasok. So ikutin ko muna to guys. Pagtapos na to, punta tayo sa zone 3. So ganun lang, pakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng ano ng binabantayan ko ngayon bago. So ito na yung final stage sa zone 3. Dito na yung mga nalinis nila lahat-lahat.
Kaso ito natagpuan kong bukas. So ang gagawin mo lang dyan, i-close mo lang siya para make sure na nasa report mo siya. Tapos alam na nila yun kaya sa susunod. So ano, ganoon lang siya guys. So pag nakaikot ka, siguro yung una, pang pinamatagal dito yung unang ikot. Abutin ka halos na siguro nasa 30 minutes, 35 minutes. Pero susunod na ikot kasi alam mo na kung ano yung bukas, alam mo na yung nasara mo. Kumbaga, check mo na lang siya. Tapos nakapwesto naman ako sa harapan. So, ano to, mobile security patrol. Ito yung apply nyo dito. Okay na okay siya. Kung makikita kayong ganitong work, tumingin kayo sa mga dealership, either patrol kayo na supervisor sa labas sa kaya na to, or nasa loob. Kasi yung dati kong pinagtrabuhan, CCTV naman. Hindi naman nagpa-patrol, pero CCTV naman. Ito kasi medyo risky kasi nga, mahal kasi itong mga, alam nyo na yung mga gamit dito. Sabi ko 15,000 isang, yung pinamalit na to hanggang 100,000, di ba? Yung malalaki na talaga. Kaya, ingat lang. Tapos kita nyo itong mga, parang bahay na. So, yung pa isa, talagang, kaya dito ako na umi-spot. Pwede naman ako umikot. Pero dito ako. Ang kagandahan dito, medyo magaan. Dahil, ikaw nga yung bisor dito, ang gagawin mo lang. Kunyari, kailangan mong bumili ng kape. Paalam ka. Tapos magbe-break ka. Off-site, on-site, ganun lang. Paalam ka lang. Basta lahat ng gagawin mo, i-update mo lang. Kasi nga, ikaw yung pinagkakatiwalaan dito, diba? So, ang shift namin dito ngayon, nasa 10 hours. Pero may iba daw. Minsan magiging 11 or 12. Depende sa needs. Lalo na kung mas madami unit. So, ngayon, marami ako natagpo ang bukas na vehicle. Hello. Hello guys, so yeah, madilim pa din dito. 3:30 na ng wait ako sa inyo. 3:29, 3:30 na ng madaling araw. So same pa din yung gagawin. Paikot-ikot lang to, repetitive lang. Meron lang akong may wagang malakas na flashlight dito. So ikot lang tayo, malapit na umuwi. 3 and a half hours na lang yung shift. Ang problema sa gabi dito, may coyote dito. Hindi naman siya lumalapit, pero kaya safety, just in case dalawa yun mag-asawa. Lahat ng shift ko dito, lagi ko sila nakikita. Kung ma-champion ko sila ngayon, papakita ko sa inyo. Pero yun yung doon ako nag-iingat. Baka makagat ako dito. Yun lang kalaban ko dito sa gabi. So same pa din. Kaso may gamit na akong flashlight dito. Malakas yung flashlight na to. Ang tinitignan ko dito sa gabi, iniisa-isa ko yung mga kasi madilim na, diba? Nagbe-break in dito yung mga homeless para matulog, lalo na pag malamig. At sinisira talaga nila. Kaya yun yung ginagawa ko. Yun yung trabaho natin dito. Make sure. Tapos puro pag sa gabi, pinapakinggan mo na lang siya. Yun, puro ganda lang. Ayan, nauwi na lang tayo mamaya. Bumili lang ako kanina ng McDonald's kasi nga dalawang junior chicken. Ewan ko kung makikita nyo. Malapit lang dito eh. Try kong tignan lang. Kita nyo yung M. Ay, medyo malayo. Pero doon yung McDonald's. Bumili lang ako kanina. So nilagay ko lang sa report ko na break time yun. Tapos punta lang ako. Ayan lang. Mamaya uwi na tayo. Wake nyo pala guys yung kinuha ko, ikit ko sa military police. Grabe, sobrang daming binigay na gamit. As in, dalawang bag na malaki, isang maleta, saka kung ano-ano, isang basket na puno na. Hindi yung basket normal, yung malaki talaga. Pakita ko sa inyo yan pagtapos ng video na to. Share ko lang to sa inyo kasi marami kasi nag-ask sa akin kung anong klaseng security daw yung apply nila. So ang suggestion ko sa nila, mag-apply sila sa ganitong type ng security. Pag experience na kayo, ha? Pag nagsisimula kayo, tapos papasok kayo law enforcement, huwag kayong papasok sa ganitong security kasi okay naman, pero kung gusto nyo experience, dapat doon kayo sa medyo busy. Sa mall, sa hospital, ano pa ba yung mga pinapasukan? Mental health,
Yung mga ganun, basta yung busy area, ipapasok kayo pag nagpapa-experience pa kayo. Ngayon, pag experience na kayo, dito na kayo sa mga tahimik na ano, medyo maganda magpasahod. Para relax na lang kayo habang naghihintay kayo sa application nyo for safety nyo din, di ba? Pero sa simula, hanapin nyo muna experience para pag in-interview kayo ng police or ng military, masasabi nyo din yung klase ng mga work na pinag-workan nyo na malalaman nila na experience na kayo. Kaya ganun. Okay guys, tapusin ko muna to. Kita-kita tayo mamaya pag maliwanag na, pag pauwi na ako. Okay, ingat-ingat. Guys, umaga na. Ayari natin. Last na ikot ko na to. Uwi na tayo, tulog at may pasok pa tayo ulit mamayang gabi dito. Kita-kits na lang tayo.